Shoutout kay Minji ng Mo, na M-Love, sa Motos Battle League, sa Ekisan, sa Pulo, sa lahat, sa Massive, maraming salamat. Kay Lady sa Boss, Karag G-Shop, Manis Best Friend, maraming salamat sa inyo. Lady Boss, Safe House, kay Boss Ariel, maraming salamat. Sa Ordinaryo Clothing, maraming salamat sa inyo lahat. Sa Safe House, sa Karag G-Shop, sa Hypebeat. Benji, Boss Benji. Laban sa kanan, galing Baras Rizal para sa inyo. Magingay para kay Dave Denver! Ako naman ang kontrabida ngayon sa tagpong ito. Walang tatapak sa akin linya, ito ay larong piko. Koderno ay walang multo, maging sa mga multi ko. Ako yung batang sumasargo, mga nasa pulbigo. Sa kaliwa ko, galing Binangon ng Rizal! Magingay para kay Apollo! Yeah. Hawak ang bakal na may balas sa loob. Kung ano bang tunog, parehas tayo na kutob. Bang bang sa tsapa na masang sang. Ngayon nga lang nangamoy ang mga baho ng tarang naganap. Shout out sa NMGR, sa PR boy, PRBL boys na nandito. Yeah, tsaka sa lahat na naman. Yun, nanalo ng coin to si Dave Denver. Pinili niya mo una si Apollo. Unang bar para kay Apollo, Lusong Paul. Let's go! Game! Kamusta? Sino kalaban? Champion ng 1UP, Rookie of the Year plus MVP. Yan nakadikit sa pangalan. Na sana hindi mo nahawakan kung yung nakaraang finals, ako yung nakalaban. Pero nangyari na nangyari. At bilang pambayad utang, ako naman magbibigay ng isang dipit sa DD na mabigay ko sa inyo yung balanse. Balik sa liga pagkatapos talunin ni Casper. Panibasa, wala nun yung isang batalyon yun na tropang tagasigaw niya sa battle. Natalo ako sa Lord, kaso yung pattern, hindi nyo na-decipher na pagkatapos kausapin yung Lord, ang kasunod nun, Gaspel! Oo, Gaspel. Magandang balita. Pero maiba tayo. Sa inyo ni Luna, ano nang balita? Yeah! Little dirty secret. Kung si Lennox may Aerox, siya tricycle na tinted. Kakainin kahit maasim, parang yake lang na chiclet. Kakaiba din mga tipo mo eh, no? Pantito, parang California king bed. Tangina, tiniktokan ka lang ni Luna. Agad mo nang pinagputugan. Eh putang ina mo ka, baka nga hindi ka manalo doon ang suntukan. Pero kung sakali, angas. Relationship goals. Parehas into battle rap. Sige na nga, sa pag-ibig na yan, di na namin kayo harangan. Pero dapat yung mga magiging anak nyo, nakamulti yung pangalan. Tapos imbis ABC, turuan nyo agad mag-wordplay. Yun dapat agad bungad. Tapos imbis lampen, bandana yung pamunas yung salungad. Tangin na pag bininyagan, pasuotan nyo ng durag. Pag umiiyak, kantaan nyo lang ng Baby Don't Cry ni Tupac. Baby Don't Cry ni Tupac. Kantaan nyo lang ng Baby Don't Cry ni Tupac. Eh di ikaw na champion, ayoko nang makiyate. Pero ibay mo ako sa mga nakalaban mo. Huwag mo ko hamakin, kasi kahit naka-DD, etong DD, kung naka-blade nilang kalaban ay baliwala rin.
live yung liga natin sa kabila, wala kang nagawa. Niyabangan ka ng bet ng below average kumata. Payag ka, nilait ligang pinanggalingan mo, ni hindi ka man lang nag-man up. Ang masama pa doon, sinabi sa'yo lahat yun na nagkampiyon sa junk shop. Kadiri! Yung sinabi sa kanya yon, wala man lang aksyon na ginawa ang bayot. Kamukha mo pa naman si Ed Kaluwag, pero yung pinakitaan ka na ng multo, bigla ka natakot. Halos lahat sa champ nakabit, pero di para panginaan ng loob. Bagus lalo pang pumuwersa. Knockout din to sa aking may hawak ng belt ako si Alex Pereira. At sakto, si Adesanya ka nga. Kasi bukod sa hawig kayo gago, malamang ngayong gabi ako rin yung pangalawa mong talo. Pero sige, gawin mo dapat mong gawin. Magpaalata ka palalo. Kayo, gusto ko, galingan yung makinig na malaman yung anong nilalaman ng plato. Kasi baka pinapakain niya sa inyo, sinuka na ng ibang tao. Unang panatip, Denver, let's go! Let's go! Namukha ko doon sa Ed Kaluwag. Tapos dinadamay pa si Luna, tang inang bobo. Yung girlfriend mo, kamukha ni Jessica Soho. Tang inang yan. Tapos nung kung siya daw nakalabang ko, tang inang mananalo daw siya sa battle. Eh nung naglaban nga kayo ni Chanel, sabi ko yung finals wala nang hassle. Parang nanonood na lang ako ng MMK kasi parang nag-aabang na lang ako sa title. Game! Yeah! Dalawang rookie of the year pinagtapat! Para daw siyang tumingin sa salamin kasi same skills. Assuming din ang gagong to, pwedeng pabatok chong. Pero sa bagay parang ang tumingin ka sa salamin kasi ang labo nun. Kaya lilinawin ko lang. Nakuha ko lahat ng achievements ko dito sa tindi ng sulat ko noon. Higit sa lahat, pinagpagurang ko yun. Ikaw, binigyan ka lang nila Ausin ng award pagpalubag loob. Siyempre, magre-rebat yan. Kahit ano pa ang sabihin mo, iba pa rin yung value ko. Ano naman kung champion ka, si Blaser naman tinalo ko. Para sabihin ko sa'yo, di mo tinalo si Blaser. Sadyang mga bugok lang urado noon, masakit man to sabihin. Iba pa rin pag live, yan ang mga reason na mga di marunong makinig maigi. Lamang siya nun sa retens, nadala mo lang sila sa iyong gigil. Pero ang katotohanan, sinipa ka lang nung Joaquin Bordado, nagmukha kang si Mariel Rodriguez. Woo! O di ko siya pinagtatanggol. Gusto ko lang maging maayos para walang issue pagkatapos fanbase member. Huwag kayong padadala sa mga MC, pasigaw-sigaw, puro pillars, walang haymaker. O di ako galit. Sadyang concern lang si Dave Denver. Gusto ko lang maging formal kaya ginamit ko yung blazer. O napunta na sa passion. Yung passion. Kaya di na yan makakaporma. Alam yan ng mga manonood. Ito'y hubad na katotohanan na wala ka sa akin takas. Kaya saan ka susuot? O baka sabihin meron na magpolo. Sa Apollo. Paswawa sa akin ko yan para di ka na makilala. Mabura sa ala-ala. Kaya di ka na magkiklik kasi yung button sira na. Tangina, niyayabangan niya si Manuel. Kasi nung nakaraang tournament, sa dami daw nilang triangulo, walang nakarating sa rumurok. Hayop na to, nag-aangas, wala sa hulog. Bago mo iyabang yan, tol, mahiya ka sa umubos. Nagyayabang eh, si Blaser lang naman yung natsambahan mo, linti ka. Nagmamatindi na. Wala kang karapatan na magbiga. Tinalo mo lang yung madaming tats ako sa tats sulok, wala akong tinira! Hindi mo sobrang yung wak may umabot ng finals, oh. Ang yun ang puta. It is daw siya, pero nagsisimbang gabi. Kaya si Jesus nahirapan kung paano mag-adjust. Di niya alam yung gagawin sa points mo, ima-minus pa o plus. It is ko, no, pero di matanggap na yung Diyos, ginanon siya. Nalagit na anay nag-joke at di na nakatugon pa. Inahon ka, binaon pa, at sa dulo, di umubra. Kala ko ba, atheist? Pero bakit sa Lord lumuhod ka? Ay na, atheist ako para astig. Isasama ko sa verse to. Dahil dyan, muntikan ka ng sapaki ni Lord kung ano-ano kasi pinipraise mo. Ay na, neto. Huli niya na lang nasabi. Pasisiritin yung dugo para buong taong kumaswerte. Sabay wala na nabanat to. Natanggal yung angas, bro. Maswerte, maswerte, ano ba yung pinapamalas mo? Sa kakpit, hindi pakpit tong kak nyo.
Masyado pang hilaw. Yung tari niya, bingaw. Walang nagawang palo sa manok, paano sa blay yung pagbitaw. Kaya payo ko sa'yo, nasusunod na sa salang kasasabong pagtuunan mo. Para wala sa'yong pumupuna. Kasi may palad ka naman sana sa manok. Kung tumuto ka, di mo ako kaya. Masiswip lang to on live. Nagkakalat ka lang sa battle. You mess with the wrong guy. Nagkakalat, kaya dapat yan sinisilid. Kasi patapon mga bars niyan. Lata ka lang, basura ka pa, diretso sa trash can. Ay na, diretso sa trash can, na-recognize ka na nakaraan. Pero sinayang mo lang ang iyong inat at yung rivalry nating matagal hinintay. Sinayang mo yung inat, yung mga letra hindi pinanday. Sinayang mo yung inat para nakalimot magsampay. Basta nagsasayang ng inat, iiwanan kong malamig na bangkay. Tingnan mo. Parang bana na polo, let's go! Ulul! Dami mong sinasabi, sad boy ka naman sa FB. Baka nang to. Kung di ka ba naman tanga, gagawa ka ng love song na may cover art na picture mong malungkot sa Gedli. Kasi na title nun, hindi ko hahayaan. Pag nakita niyo yung cover art, gusto niyo na lang malog to. Formado sa pic, naka jeans na pit, naka bonnet palintik, tapos t-shirt niya Goku. Formado sa pic, tapos t-shirt niya Goku. Tangina na. Ah, tapos t-shirt. Formado sa pic, tapos t-shirt niya, Goku. Formado sa pic, tapos, ah, shit. Tapos t-shirt niya, Goku. Tangina, pero huwag kayong mapangusga. Di nyo kilala kung sino ka kulab niya dito, hoy. Alam nyo ano pangalan? Si Elboy, tsaka si Bulugoy. Mga rapper na asarap at akin pababa, tas ilubog sa kumunoy. Bibilib lang ako sa dakdakan nyo kung pangalan nun, Poy Poy. Oh. Pero di mo get some reference. Kasi di ka nga pala baller. Ayos lang yan, boy. Bawi ka na lang pag may nag-reference ng ML. Hoy! Sad boy na rapper. Maghanap ka na ng tataguan na duster. Hindi ka uubra kahit kasama si Casper. Pupukan ng utak, gusto mo, magsuot ka ng nutshell. Iroroll yung katawan, sabay shake hanggang sa maratel. Peke lang bigat mo para plastic na barbell. Tatanggalan ng pamagat itong mayawak ng title. Madalas mag-joke pero halimaw pag preparado parang si Hansen. Ipapahiya ko rito chubby para oxymiron disaster. Ano? Multian ng lahatan? Ayoko. Normal na sa akin yung kada laban. Unlimited na punches parang nagsabu si Pacman. Dikit-dikit tumaha parang bibot sa baklaran. Rebelde sa dakdakan. Sundalo sa ipapano o parehas naranasan parang si Gringo kunasan. Kung nabilang nyo yung multi, ganun ako kabuti. Kasi ganun kadami kikitain nyo kung sakin kayo tumaya ng pustahan. Ang mawala sa sarili kong linya, ang tangi mong pag-asa. Ang kaso hindi to 5 days prep kaya umanda-handa ka. Kasi kung nakalusot ka sa mga triangulo ngayong gabi sa pareha, bakit ang ibabalandra? Alam ko, pagiling mo sa pangalan ko, miyat miyat panay. Huwag kang mag-alala, matagal na kitang nasukat, gawa na yung kabaong, ikaw na lang inaantay. 2 minutes lang tayo, pare. Walang banat in Denver, let's go! Ako na yung mga banat, ang ban-ban. Pinagsasabo si Pacman. Takina, nulabay na yung kognito. Sabi niya sa grupo namin, paano niyo masasabing kayo'y magagaling na tunay kung wala naman talagang magaling magrima sa pinugay? Nung binanggit mo yun, naghagilap ako ng makakausap. Kasi yung dibdib kong heavy man. Masyado akong nasaktan sa sinabi mo, parang gusto kong testingin, mag-call a friend. Unang to, bukod sa testingin at call a friend, diran niya rin yung lakas free sa level 3. Hindi isang mayroon yung last toll. Level 4. Lakas pre, level 3, sobrang wex nun, bitch! Yung pre, ginawa mong pre-toll, you will pay for this! Kasi hilig mo muna sa rhyming neto ni Bugok, alam mo siya nagagawa. E pilit niya lang nilulusot, tugma ang anlalalala. Nagkamali kayo ng kutob, sa kanya ako'y madadala. Kasi paano nyo nasabing buwan loob ni internal, wala ka nga! Takay naman tutusin, ilabos lang ayaran mong puta. Habi niya mang down ang grupo ng kalaban, kala mo naman yung binil din ang hukbo, nasa katinoan. Pangalan naman ng grupo niya, Catch Up! Catch Up? Saan kayo na po sa Tapsilogan? O ba sabihin kaya Catch Up? Kasi I have the sauce! Magtigil ka nga, ungas! Ako Rookie of the Year plus MVP, kaya okay lang masabihan mang Tomas, ganun ba yun? Pag inanto, nagsayang ka lang ng oras sa pagsasanay.
Mismatch to pare, di tayo magkahanay. Total ketchup ka naman, dapat yung pride yung nababagay. Di mo ako makakatay. Kasi galing-galingan si tanga, eh kung mag-bars, pilit pa nga. Huwag kang umastang lit abatol para sa akin, wig ka pa. Agwat natin, Milya, na nagmamalalim, iba ka. Di porke trepin mo ketchup, masasabing dip ka na. Ina, ba't kasi ketchup? Eh nakakalimot ka na nga, di ka pa nadala. Di bagay sa'yo yung ketchup, dapat mayonnaise para wag ka nang mawala. Woo! O puro ketchup. Baka maulakan yung kurado kasi di ko na reference yung UFC. Mamainusan pa pag breakdown. Pero sige, wag nyo na isulat sa notes yung UFC. Ako na bahala na ang takedown. Sabi ko nga kanina ako'y tila batang motivated. Sa daming pinalug mo ko. Ikaw Apex na defected. Sira na tuktok mo. Matatauhan tong sigago parang morong na... Matatauhan tong sigago parang morong nalilawan. Tinatagdin kinukopya niya si Apex, sarap bigyan ng kotong kabilaan. Eh madalas naman may nakahanda na siyang rebat para dyan. At doon ko nahuli yung bobong salitaan. Malabo mo itong mailagan. Kasi kung di mo ginagaya yung haring araw, bakit kada ikot, todyo paliwanag. Pakainan to. Iba yung may inspiration sa imitation. Utang ina mo. Eh mula gestures, diction, forma, hairdo, kitang-kita nyo yan. Anong masama kung aaminin mo man? Di mo ginagaya si Apex, ano yan, manarisi mo lang? Manarisi mo lang? Itong wex na kaapibar malabo nang makahigit. Apex Cartimar, di ka matatawag na legit. Puro butaw, mga verses, di naman yan matinik. Kung ikaw yung tunay na Apex, lalaban ang kanilip. Tamay na, pag nanakaw ka ng stilo, in short, Apex na pang snatch. Kaya tong rapper ay bali, o masyado na bang stretch. Rubber ka kasi. Tamay na, o ba sabihin, sige ako na yung rubber. Kasi flexible para si Elastic Man. Ulol, puro bunganga ka. Alam mo naman talaga yung mga balat niya ay tumatama. Pero sige, ikaw na nga si Elastic Man. Baka humaba pa. Ito na ba yung sinasabi mong kamatch ko? Busy! Ano ka, hilo? Pasensya kung malalampaso. At hihingi na rin ako ng consent kay crime para naman wala yung kaso. Oh, nagpaalam na ako sa ulo. Legal na yung pagpatay kaya matutuluyan na siya. Ikaw magpaalam ka na rin sa ulo kasi mapupugutan ka na. Barat ako, let's go! Round 3 na! Pero mukhang gusto na ito, ote pa. Rounds mo, sobrang haba, kumukorni na. Ang haba ng sheets, ano ka, may kolera? Na sobrang sa pandadaya. Masyado na itong namiyasa. Tuloy para na siyang nerf gun kasi bago pumutok, kailangan yung rounds mahaba. Lahat na lang ng pandadaya gagawin para manalo. Kaya ka nagmumukhang technical kasi puro violations ginagawa mo. Pues kung akala mo, madadaya mo din ako. Pare, sorry, kasi para tong larong ending, kung ano yung dulo, yun na yun, di na counted OT. Yeah. Eto na champion nyo, parang di naman to sa kalam. Para kasi Jeremy Lin, kasi hanggang one ring ka na lang. Overrated ka masyado. Champion mo mukha mo. Kaya ka lang nakilala dahil sa pag-steal mo ng mga rounds parang si Jose Alvarado. Tangay na, ang dami nang sumita sa pagnanakaw. At lahat yun, may pruweba pa nga palagi. Pero sa bagay, nasa Pilipinas nga pala tayo. Kung sino pa magnanakaw ay yung pabinoboto ng marami. Tapos well-rounded ka? Sino may sabi, tol? Kung bowa ka magpaikot, ako bowa ni Paul. Mala Jordan sa score. Gods parang Thor, mala Simba yung roar. Pagkatapos ng December, wala na kuwenta yung star nyo para ni Ligfit Parol. Hinahamon pa si Rafian. Walang utang na loob. Parang niyaya niya ng suntukan yung nagturo sa kanya na sumuntok. Natalo mo lang mga triangulo, piling narating na agad tuktok. Eh kung di ka dumaan ng rap, baka di ka nakababa ng bundok. Eh kung di ka nakababa ng bundok. Tangay na. Nasilaw na agad. Natapatan lang ng onting spotlight. Ang hindi niya alam, mas malupit pa rin si Batman kapag Dark Knight.
Kahit anong gawin mo, di mo na siya mahihigitan. Para kasi si Kamaru ng Naruto hanggang anino ka na lang. Ako, sarili kong bayag. Ako, dala ko sarili kong bayag simula pa nung una. Oo, kalugar ko si Luxuria pero wala akong hiningi sa... Wala akong hiningi pamor sa kanya, miski isa. Oh, shit. Oo, wala... Pero wala akong hiningi sa kanya, miski isa. Oo, sarili ko lang dala sa akin ni Lakaran. Kaya pag singilan na ng utang, wala akong kailangan na bayaran. Paulit-ulit mang matalo, hindi pipirmi to sa igaan. Kasi ang panalo, pampagarbo lang ng kwento at talaan. Ang pampagarbo lang ng kwento at talaan. Ang totoong highlight pa rin ang buhay kung paano pagkatalo na gawa mong pinakunan. Time. 2 minutes, pare. Pagba natin, Denver, let's go! Game, boy, pa? Yeah. Naghiwalay si Blaser at yung misis niya kasi sinabihan mo ng bababae. Naninira ng pamilya, pare, hindi yan maganda. Kay gumatong pa, walang ya. Tignan mo, sobrang depressed, ayan. Pumatol na sa bakla. Pero speaking of Blaser, di ba may binubuo kayong track title, Provinciano? Balak niya pa nga akong isama sa kanta. Pero sabi ko, medyo busy, kaya kayo na lang muna ang dalawa. May pinagit siya sa akin tungkol sa'yo. Bigla ako nandire, naisip ko, bakit ganyan ka? Sabi niya, si Apollo, taga-Koros. Tangina pare, alam na. Kaya pala yung, kala ko yung tema, Malacardo. Yung pala sa Cardon, sila gagawa ng ingay. Dahil sa Provinciano, nagpatumbong ka ng dalisay. Masyado kayong advance. Yay! Yan na ba bago mong racket? Ang inaangas-angas mo, nagpapatumbong ka lang pala. It's just a shame. Why? Ang daming shoot sa'yo nung blazer. Tang ina dame. Time. Pero seryoso. Pero seryoso na. Huling dalawa niyan salang. Choke. Kanina naman. Huling dalawa niyan salang. Choke. Bigla yang hihinto pag di na alam yung sasabihin. Kaya paano ka magpapatuloy kung performance mo patigil-tigil? Ako, complete package. 5 stars, eh satisfied mga receiver. Ikaw puro ka lang stock, di mo naman nadi-deliver. Dinaig ka pa ng mga may asawa at anak na, na napagsasabay yung hilig, nakakapagkabisa ng titik. Ikaw wala ka nang ang pamilya, di ka pa makapag-familiarize ng lyrics. Take the responsibility, stall. Apulo ka pa naman. Tapos excuse palaging hirit. Naturingan puro kalawakan, kaya pala hindi committed. Parehas na kayong joker ng bestie mong si Atipus. Makaawa-awa ng lubusan. Paano mga feeling sick? Ayan, nagkahawa-hawa ng tuluyan. Ibagay sa inyo, pinuon yung tag team. Kayo'y masasadlak lang sa sukdulan. Kasi paano yan naging double A kung panay sa bars na uubusan? Alanganin sa akin tong double A kahit di na todo pagpraktisan. Puro ka ba na lang makikita nyo tila mga poach sa Vatican? Di na kailangan ng kaalyado kahit pato'y solo, mati yan. Wala sa akin double-double, tawagin niyo akong Jackie Chan. Ito na ba yung mga pambato ng binangonan? Itong para-alas niyo na to? Sarap niyang patayin ng sabay para-alas niyo na to? Pakinawa ka sa battle rap, sa pinili mong larangan, soccer ka. Kaya huwag mas tandope na rin. Messi yung performance, sa Messi yung performance, magkaiba tayo ng goal sa field. Takina JR! Wala ka nang mapapakitang bago sa mga yan. Sa paningin nila, mananatili kang wits. Kahit ibigay pa ang best. Kaya magpahinga ka na, JR. JR, just rest! Tayo, magiging ay pakasalamat ka. Yo! Broadway Rock Battle League! Ang laban, Dave Denver versus Apollo! Magigay sa kumbensas kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Yeah! Maraming salamat palagi kay Splice One, 639 Clothing, Riding Tandem Shirt, Tidywear, check nyo. Lady Boss, Lady sa Boss. Ordinaryo Clothing, sa 1870 Streetwear, Legit TV PH. Kara J-Shop, Manis Best, Prenedilima.
Maraming salamat. Sa safe house. Bakaryel safe house. Yeah. Maraming salamat sa 639 yun. Dahil sa parang ni Blas. Pero dapat, gagawin ko dapat exhibition game, pero may boto yung Urado. Ang boto ng Urado, 2-1! Para kay Dave Denver. So, shout out sa mga kapakasi ko, sa mga suporta palagi. Bawi tayo na isip. Salamat, Dave Denver. Shout out sa aming team sa akin, sa team ng Pinoy Chapter. Shout out niya po. Classic nga pala ang binoto ko, Dave Denver. Ewan ko kung mali ako ng pagkakahusga sa live. So, i-review ko ito sa video. Hindi ko siya ginudge per round. Ginudge ko siya entire team. Tapos naniniwala akong mas epektibo ang pag-judge ng entire team sa battle. So, unang element, angle, binigay ko yun kay Apollo. Dahil sa tingin ko, mas naging epektibo yung mga angle na ginamit niya kay Dave Denver kesa yung mga angle na ginamit ni Dave Denver kesa kay Apollo. Pangalawa, yung punchlines. Sa sobrang dami nilang binitawan, ginawa ko yung tie. So 1-1-0, 1 yung kay Apollo, tie, tapos 0 pa kay Dave Denver. Delivery, binigay ko yun kay Dave Denver ng malinaw. Pang-apat, flow, sa tingin ko, tinabla ko siya dahil hindi naman sila nagpakita ng ganong aspeto at parehas lang silang sumusunod sa isang ritmo, sa isang flow. Sinunod ko yung rhyming, parehas lang silang sumusunod sa indayog ng rima. So binigay ko yung tie. Yung transition, sa tingin ko, binigay ko yun kay Dave Denver. Dapat lang ibigay sa kanya yung transition dahil mas smooth yung transition niya from bar to bar kesa sa transition ni Apollo from bar to bar. So kay Dave Denver yun, haymaker, malinaw na nakuha ni Dave Denver. Mas malinaw siyang nakakasapak ng solid. So dalawa na kay Dave Denver, tatlo na yung tie, isa kay Apollo. Hey, consistency kay Dave Denver, kasi kung ma-observe nyo naman, makikita nyo si Apollo. Medyo nagkakaroon siya ng stutter. 4-bar setup, kilala natin si Dave Denver sa ganong stilo, so binigay ko yun sa kanya. Ang naging edge naman ngayon ni Apollo is yung 2-bar setup. That's mas marami siyang dalawang bara na sumusuntok kesa sa kay Dave Denver na kinakailangan muna ng setup na tatlong bara bago sumapak yung pang-apat. Na nagiging haymaker din at some point. Being well-rounded, binigay ko yun kay Apollo. Sa tingin ko, mas nakuha niya yun. Ewan ko lang kung mali ako sa judging, re-review ko ito sa video. Composure kay Apollo yun para sa akin. Mas na-maintain niya yung pagiging MC niya kesa dun sa buong performance ni Dave Denver. Style na na-showcase, mas lamang si Apollo dun. Sa tingin ko, mas marami siyang na-showcase na estilo kumpara kay Dave Denver. Anong nangyari niyan? Kinancel out yung mga tie. Limang elemento para kay Apollo, limang elemento para kay Dave Denver. So, binasi ko yung judging sa linis ng performance at nag-matter dun ng malaking bagay yung pag-stutter ni Apollo. Kaya binigay ko yung battle kay Dave Denver. Pero shoutout pa rin kay Apollo. Lang. Yung R-Zone Omanas. Ako'y bumoto kay Apollo. Sobrang liit lang siya. Paano ba? Siguro pinili ko na lang kung sino yung mas magandang tinapos yung battle para sa akin. Siguro para sa akin round 1 nakuha ni Apollo ng konting-konting. Round 2 malinis kay Dave Denver para sa akin. Mas maraming stutter si Apollo sa round. Tapos yung round 3, pareha silang naging stutter ng konti. Medyo mas marami lang stutter si Apollo. Kaso lang, parang feeling ko, ang lakas ng sulat ni Dave Denver, kaso naka-apekto yung nangyaring panuan. Parang bumaba yung energy ng round 3 niya. Tapos parang medyo mahaba pa. Pero para sa akin talaga, pwede nga sarang tablay na lang. Kaso lang, parehas naman siya naging stutter. Parehas namang may malalakas na punch niya dumating. Binasa ko na lang kung sino yung mas tumapos ng mas maganda ng round 3 para sa akin. Sobrang konti lang ako. Yo, Joe Gray, Shuttle Music. Binoto ko si Dave Denver. Strengths muna. Sisimulan ko kay Apollo. Multi-deliveries. Marami ng punchlines. Lamang na lamang si Apollo dun sa part na yun. Pero kay Dave Denver naman, consistent. Classic Dave Denver. All throughout the battle, yung 4-bar setup. Pero iba yung Kaya nag-edge para sa akin si Dave Denver kasi iba yung quality ng bars na binibitawan niya. Mas iconic, dami kang quotables na matatandaan. Alam kong mahirap yung ginagawa ni Apollo na lahat naka-multi, kada bars niya, every 2 bars may punchlines na binibitawan. Kaso kasi hindi naman ako pwede magbase sa bilangan ng punchlines . Kailangan ko pa rin i-consider yung weight ng bara na binibitawan ni Dave Denver. Siguro nakadagdag na rin yung factor na nauna si Apollo. Kaya ang ganda man ng performance niya, once na si Dave Denver na yung
round na mabanat, na-overcome niya yung binitawan ni Apollo. So malaking factor yun na natalo mo yung, kaya mong tapatan yung magandang ibinigay na nung kalaban mo. So ayun sa akin yung tingin ko naging edge ni Dave Denver. Solid na performance ni Apollo. Siguro kung iba yung nakalaban niya, sure naman nanalo yun. Pero this battle goes to Dave Denver. Shoutouts kay Juan Vicente, kumakanta ng 3 sa 1. Sabi ni Raph yan.